batid ko na may nahulaan ka na kung ano ang pamagat na yan. At ang pamagat na yan ay sandusen ang sapatos. Nabasa mo na ba yan? Bakit iyan ang mga ipinakita ko, mga babasahin? Dahil ang tatalakay natin ngayon ay tungkol sa mga kwento. Mahilig ka bang magbasa o makinig ng mga kwento? Anong kwento na ang nabasa mo o napakinggan mo? Ano kaya doon ang mga pinaka-paborito mo? Alam niyo ba ang maikling kwento ay isang anyo ng panitikan na may layuning magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing pauhan. Ito ay isang anyo ng panitikan na bunga lamang na malikhaing pag-iisip o gunigini ng mga akda. Siyempre, ang maikling kwento ay kinupulutan ng mga magagandang aral o kakintalan at kadalasang ginagamit bilang kwentong pambata. Ano-ano nga ba ang katangian ng maikling kwento? Dapat ang maikling kwento ay maikli lamang at kayang tapusin o basahin sa isang upuan lamang. Pagkos ito ay may mga pahina na marami o nararamihan ka, pero kapag ito ay binasa mo, kayang-kayang basahin at tapusin agad. Kakaunting tagpuan at mga tauhang gumaganap dito kumpara sa ibang mga babasahin na may mga maraming tauhan at tagpuan at marami ding kabanata. May magandang aral na mapupulot tayo dito sa maikling kwento. At ang maikling kwento ay maaring hango sa totoong buhay o katahang isip lamang. Dumako naman tayo sa unang gawain sa pagkatuto na nasa pahina 13 sa module nyo. Para sa inyong kaalaman, kung may kaalaman na kayo sa elemento ng maikling kwento, ang gagawin nyo dyan ay pagtapatin lamang ang hanay A sa hanay B. Sa hanay A, ang mga bahagi ng kwento at itatapat ninyo sa hanay B base sa mga paglalarawan nito. Sulat lamang ang letra ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Nakasisiguro naman ako na alam nyo ang ibang bahagi o elemento na maikling kwento dyan sa sinagutan nyong activity. Alam nyo ba kung ano ng mga elemento na maikling kwento? Una, dapat ay may tauhan. Ito ay tumutukoy sa mga panauhin sa kwento. Sila yung mga karakter o persona sa kwento na nagtataglay ng iba't ibang katangian at emosyon. Sa mga tauhan ay may tinatawag na protagonista at antagonista. Ang protagonista, sila yung mga karakter na bida at tauhang mahalaga. Sa kanila iikot ang kwento. At ang antagonista ay mga kalaban o kontrabida ng protagonista. Mahalaga ang tauhan. Lalo ang bida at ang kontrabida. Sila ang nakakapanabik sa isang kwento. Pangalawang elemento na maikling kwento ay ang tagpuan.
Ito ay tumutukoy kung saan naganap ang kwento. Ito ay lugar na ginagalawan ng mga karakter. Pangatlong elemento ng maikling kwento ay ang banghay. O sa Ingles ay plot. Ito ay tumutukoy sa pagkasunod-sunod na mga pangyari sa kwento. Ano nga ba ang mga pagkakasunod-sunod ayon sa banghay? Siyempre, dapat may panimula, saglit na kasiglahan, tunggalian, kasukdulan, kakalasan, at wakas. Sa panimula ay ipinapakilala dito ang mga tauhan. Tinutukoy ang tagpuan at kung saan at paano nagsimula ang kwento. Sa saglit na kasiglahan, ito ay ang panandali ang pagtatugpo ng mga tauhan sa kwento. Samantalang ang tunggalian, ito na yung labanan ng mga tauhan. Sa tunggalian, maaring tao laban sa tao. Maari ding tao laban sa sarili. At maaring tao laban sa lipunan na kanyang ginagalawan. At syempre, pwede ring tao laban sa kalikasan. Sa kasukdulan, dito na nangyayari ang problema sa kwento. Ito yung pinakakaabangan at mataas na bahagi ng kapapanapikan. Ito yung may pinakamasidhing damdamin ng mga tauhan. Karaniwang nagtatagpo ang emosyon ng tao na nagbibigay ng focus sa pangunahing suliranin. At ang kakalasan, ito ay tumutukoy sa parte kung saan unti-unti nang naaayos ang problema o ang suliranin. Dito na ang resolusyon na kinaharap ng tauhan sa na suliranin. At sa wakas, ito ay tumutukoy kung paano nagwakas o natapos ang kwento. Tandaan, makakamit lamang natin ang mga kaisipan o aral ng kwento kung ganap natin na naiintindihan ang kwento. At ang pang-apat na elemento na maikling kwento ay ang kaisipan. Ito ay ang mensahe ng maikling kwento sa mambabasa. Dito, nais iukit sa isipan ng mambabasa kung ano ang layunin na nais iparating ng kwento. Ang lima ay ang suliranin o ang problema. Dito, tumutukoy sa problemang kinakaharap ng tauhan sa kwento. At ang anim na elemento ay ang paksang diwa. Ito ay ang pinakakaluluwa ng kwento. Ito ang kabuuang layunin o paksang nais talakayin ng manunulat. At ang halimbawa ng maikling kwento ay ang kwento ni Sulampid. Ito ay isang kwento mula sa Mindanao na maaari mong basahin sa pahina 14 ng inyong module o pwedeng mapanood sa link na ibibigay ko sa inyo. At upang matiyak, kung inyong nauunawain ang gawain ay inyong sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang pang-apat. Pupunan nyo dyan sa chart ang mga detalye kung sino-sino ang mga tauhan, kung saan ang tagpuan. Pupunan ninyo yung iba't ibang bahagi ng maikling kwento at kukuha kayo ng sagot sa kwentong ang kwento ni Sulampid. Naintindihan ba?
hangga't maaari ay buod lamang ang isusulat niyo dyan o mahalagang detalye lamang ang ilalagay niyo dyan sa loob ng mga charts na yan. At sa gawain, pang-apat, gumawa ng sarili mong kwento base sa sumusunod na larawan. Patid ko na nauunawaan nyo ang iba't ibang elemento o pagkakasunod ng mga bahagi ng maikling kwento ay makakasulat na kayo, makakapagsulat na kayo ng inyong sariling kwento base dyan sa larawang ipinakita na nasa bilang 4, pahina 17. At dyan nagtatapos ang aralin na ito na ipinangmagatang maikling kwento, ang kwento ni Sir Ampid. So maraming salamat sa pakikinig mga mananood. Hanggang sa muli!